Labi naman natin ang pananaw at assessment ng isang political analyst sa katatapos lang na APEC Summit sa Bangkok, Thailand. At makakasama natin para dyan si Dr. Froilan Kalilong, isang political analyst at faculty member ng UST o sa UST Political Science Department. Magandang umaga muli. Welcome back sa Public Briefing, Dr. Kalilong. Prof. Magandang umaga po, Sir Aljo, and thanks for having me again here. At magandang umaga po sa ating mga kapanood. Ano po assessment ninyo, sir, sa naging pagdalo ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa APEC Summit at ang kanyang pakikipagpulong sa ilang world leaders? Well, actually, I would say it's very, very productive, no? Because of the fact na nagkaroon siya ng mga bilateral meetings. Not only with President Xi Jinping, no, but he also had bilateral meetings with the Crown Prince of Saudi Arabia. Gayun din naman po kay France President Emmanuel Macron. Same goes with the chief of the head of state of New Zealand, no, si Jacinda Ardern. So I think these are very, very good mechanisms, no, para maisulong natin yung talagang pangunahing layunin ng ating pangulo, which is primarily to create avenues for post-pandemic rehabilitation anchored on sustainable economic development. And yun naman talaga ang parang pinaka-necessary anchorage ng APEC, that is of course to strengthen the economies of the world, especially those that belong to the Asia-Pacific region, which actually controls around 62% of the world's GDP rather. So it's a very, very good initiative, I think. At maganda rito kasi na ilatag maigi ng Pangulo yung kanyang mga interests, no? Na yung mga domestic interests niya na ilatag niya ng maigi. At I think it resonates very well with the aspirations of the other heads of state who also attended the APEC summit. So what we could see here is that there is a harmonization of what the president wants for the country and what the APEC leaders also would like to attain moving forward in the future. Ano ang pinakamahalagang issue sa tingin ninyo, Prof, ang ni-raise ng Pangulo sa APEC Summit? Well, I think kasi ang kung babalang kasi natin talagang APEC, no, it's more on the economic aspect, no. But I think mahalaga na binaling ng ating pangulo yung usapin tungkol doon sa hindi lamang sa pagkakaroon ng maayos na economic plans or economic initiatives, but more importantly on sustainable economic development. How we could be able to harmonize the growth of our economy without compromising yung ating environment. No, I think yun yung challenge dito, no? Hindi lamang para sa bansang Pilipinas, but of course we are very, very vulnerable kasi to climate change, to environmental degradation. At ito yung kagandahan dito sa APEC summit na to, na nakita natin there is this unified stance of the APEC leaders to actually work on not only improving the economy but also coming up with sustainable measures, particularly doon sa climate change action, net zero emission ng mga greenhouse gases, nandiyan din naman yung waste management. So I think these are very, very good initiatives. Not to also discount the fact na yung Bangkok Declaration is anchored on the BCG model, yung tinatawag nating bio-circular green framework that I think will be signed, no, in a joint ministerial meeting, you know, hopefully in the future. Kasi magandang hakbang ito, no, para talaga masiguro na nandun yung commitment dito sa mga napag-usapan ng mga leaders na to ng APEC. Nagkasundo rin ang APEC leaders na palakasin ang rules-based multilateral trading system. Ano po ang kahalagan po nito? Well, I think this is very, very important because especially that we are in a highly globalized economy, we have to really
follow yung tinatawag nating rule of law even in international trading transactions or mechanisms. Of course, this has to be anchored on what is generally acceptable, no? So makita natin dito syempre na kailangan lahat ng bansa ay sumasang-ayon doon sa itinatadhana nga ng hindi lamang ng APEC, no, but I think by the other trading blocks or organizations kagaya ng World Economic Forum, ganun din naman ng World Trade Organization, na talagang sumunod tayo, no, sa naayon at sa nararapat na mga panuntunan ng batas, lalo na sa pagkikipagkalakalan. Because in the end, this will enable us to actually emerge better out of this pandemic situation, yung ating post-pandemic rehabilitation, and at the same time, masisiguro natin yung sustainability. Okay? At nakikita ko rin dito, no, that the president is actually one with these efforts. Halimbawa rito ay yung kanyang tinatawag na sustainable finance roadmap, na kung saan ang layunin ng pangulo rito ay makagawa ng tinatawag niyang mga green jobs, okay, or green infrastructure. So I think these are very, very good initiatives leading towards the creation of not only a rules-based economic order, okay, but also a sustainable and sustainable economic framework. Isa rin sa mga makasaysayang kaganapan ay ang pulong ni Pangulong Marcos kay Saudi Arabia Crown Prince at Prime Minister Mohammed bin Salman Al Saud, kung saan sinabi ang pagbabayad ng nasa 30 billion pesos na unpaid salaries ng nasa 10,000 OFWs. Opo, na nawala po ng trabaho ng 2015 at 2016. Ano po ang inyong masasabi rito, sir? Well, this is a very, very good initiative, no, on the part of the Crown Prince. Malaking tulong ito, no, lalo na sa ating mga kababayan na naapektuhan bago pa man magkaroon ng pandemya. Ito siguro isa rin to sa pagkilala sa malalim na ugnayan ng dalawang bansa, no. Remember that the Philippines is actually one of the most important partners, lalo na ng Saudi Arabia, pagdating doon sa yun nga sa kanilang workforce creation and at the same time sa kanilang infrastructure. So I think this will be a good trust and confidence building mechanism for both countries moving forward, na magkakaroon talaga ng mas malalim na talakayan at ganun din ang mas malalim na ugnayan na nakaangkla nga doon sa mga masasabi nating mga makabuluhan at makasabi na nating makatao na pamamaraan ng pagkilala sa bawat isa. Nangako din ang Saudi Arabia sa pag-set up ng insurance system para po sa OFWs para hindi na maulit ang naturang kaganapan. Ano po implication ng hakbang na ito ng Saudi Arabia? Well, I think it's very good. As kagaya nga na nabanggit ko kanina, it's actually a confidence building measure, no? Para nga masiguro rin ang mga Pilipino ng ating pamahalaan na nandoon yung commitment ng pamahalaan ng Saudi Arabia na talagang tugunan yung pangailangan ng mga manggagawa natin. Siguro isa rin tong pagkilala, no, sa or pagbubuninga doon sa mga naging ambag din ng mga Pilipinong manggagawa sa ekonomiya ng Saudi Arabia. So the way I see it, it's really a manner by which the Saudi government or the Saudi the Crown Prince of Saudi Arabia is actually seeing, you know, or yung pagkilala niya by giving some kind of gratitude towards the Filipinos and the contribution of our countrymen in the continuous development of Saudi Arabia. So I think these are very, very good measures, ano, makabuluhan at siguro masasabi rin natin na napapanahon na talaga. Inibitahan din si Pangulong Marcos sa mga nakapulong niya mga leader na bumisita sa kanilang mga bansa. Ano po ang inyong masasabi rito at gaano kalaga na tanggapin ng Pangulo ang lahat ng invitation na ito? Well,
I think it's very, very good, you know. Again, as I always maintain, it's consistent with the aim of the president to actually be a friend to all and an enemy to none. Okay, so I think these are very good initiatives. At mahalaga rito kasi na nakikilala at nakikita ng mga pinatawan at pangulo ng iba't ibang mga bansa yung mga saloobin ng ating pangulo, and I think many of them are actually in agreement, ano. Kung napakinggan natin yung talumpati ng ating pangulo, even the president of the World Economic Forum, Dr. Klaus Schwab, was actually very happy, no, sa mga binabanggit niya. So I think it's high time that the other leaders of the world are actually seeing what the president is actually trying to do, or what he is trying to articulate in the world forum. But we also need to understand that these things that the president is actually saying also resonates well with what he wants to attain domestically. Kagaya nga nito, no, meron siyang mga batas na gustong isulong based on the Sustainable Finance Roadmap. So nakikita natin yung harmonization, no, internationally and domestically nung kanyang mga polisiya. And I think siguro maganda rin na maikalendaryo ng maayos ng pangulo, no, itong mga imbitasyon na to, dahil syempre kakailanganin din naman natin siya dito para syempre tugunan din naman yung mga suliranin natin domestically. So I think it will boil down to proper time management on the part of the president. Opo. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin, Dr. Froilan Kalilong, political analyst at professor po ng UST, Political Science Department. Ingat.